At magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po. Sa mga apostolado ng panalangin, mabuti po tandito kayo at sana'y marami kayong makarating. Suot ang inyong mga uniforme at ang skapularyo ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Dahil unang araw na ngayon ng kanyang sadovenaryo sa karangalan ng mahal na puso ni Jesus. Ha? At panahon dito, siguro para lalahanin ang 12 pangako ng mahal na puso ni Jesus. Sa matatandang parokya po, alam nyo, ay tatandaan ko, baski sa anggat, ay yung 12 pangako, di ho ba nakabandera, 12, 6, may mga banners po na nakasulat doon, yung 12 pangako ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus. Ha? At sa mga susunod pong panahon, pwedeng ibalik natin yon para na sa gayon ay makabisa at mabalik sa alaala ang mga pangako ng mahal na puso ni Jesus na may kinalaman din sa ating kasalukuyang buhay. Ngayon, pag-usapan po natin ang unang pagbasa. Hindi ho madalas na napupuntahan natin to ang aklat ni Tobit. Ha? Ngayon lang po. At maigli lang ang aklat ni Tobit. Ito po'y 14 na kabanata lang. At mula pa po nung Martes, ito na ho ang pinapahayag na first reading. Hanggang sa Sabado po, ha? Makakaulayaw natin si Tobit. At particular po o special sa mga Katoliko ang aklat na ito dahil sa atin lamang po wala sa ibang pananampalataya ang aklat ni Tobit. Sa atin, ito ay nasa bahagi na ng matandang tipan na tinatawag na Deuteronomicanonico. Ito po ang Deuteronomicanonico na bahagi. At ang aklat ni Tobit ay tukol sa lalaki na si Tobit na naging bihag at natapon sa Ninive. Siya'y Hudyo, pero natapon sa Ninive. At siya'y mula sa pagiging bihag, naging katiwala ng hari ng Ninive. Ano pa at siya'y pinamamahala at kung saan-saan mga lugar ng mga na may pinagtitiwalang maraming yaman. At yumaman si Tobit. Naging mayaman. At sa Nineveh, ang kanyang naging apostolado, maglibing na mga patay. Yung mga nabigti, na itinapon sa palengke, ay sa gabi, pagka wala nakakita, ay kinukuha niya at inililibing iyon. Ha? Inililibing na sa gayon ay mabigyan ng dangal itong tao na hindi hayop, yung tao na malibing ng maayos. Pero sa kabilahan nito, si Tobit, isang araw matapos siyang maligo, mag-ayos, maglinis, matapos maglibing ng patay, ay nakatulog at pagkatapos naiputan ng maya. At ito ang kwento ko ng karaan, kahapon. At nabulag siya dahil sa kulapa. At naghihirap siya dahil nabulag na, hindi siya makapagtrabaho. At ang asawa na niya ang naghanap buhay na manghahabi. At nang mag-uwi ng kambing ang asawa niya, nag-away silang mag-asawa. Sabi niya, nakaw yan, isa uli. Sabi naman ng asawa, wala kang tiwala sa akin. Walang kabuluhan ng paggawa mo ng mabuti at paglilibing. Nag-away sila. At eto na, yung puntong yun, na si Tobit, awang-awa na sa sarili, desperado, bulag, kaaway ang asawa, ay nananalangin na sa Panginoon. At siguro kung dininig po nyo, maganda man ang pagkakabasa. Ito'y karanasang tao, taong-tao si Tobit. Ha? Madilim na ang paningin, madilim pa ang hinaharap niya. Mahirap na mahirap. At lumuhog siya sa Panginoon. Ha? Ito, imbis na magpatiwakal siya,
ay lumapit na siya sa Panginoon at sabi niya, hirap na hirap na siya. At kinukutya na siya at hinahamak ng mga tao. At kung maaari lang, siya ay tapusin na ang buhay niya ng Panginoon. At narinig ninyo yon, 2 o 3 beses niya na kunin niyo na ako, hirap na ako dito. Titilin niyo na ang buhay kong ito na marahil siguro ako'y makasalanan, kaya kunin niyo na ako. At sa mga desperado at mga talagang sumadsad na, hindi ba? Ito, may mga kaibigan po akong ngayon, sumadsad na, nagko-contemplate na ng suicide. Pero si Toby, alam nyo, hindi kung sino-sino ang kinausap, kundi sa Diyos siya na naghoy. At yun ang value ng personality o ng character ni Toby dito sa kanyang aklat. At sinabayan pa po ni Zara. Sino si Zara? Yung 2 bahagi. Ito'y dalaga na nag-asawa ng 7, mayaman ang tatay. Hindi yung sinabi kung magkakapatid yung napangasawa niya. Pero may kaya yung kanyang tatay. At itong si Sarah, ang mapagpapaalis ng demonyo na kamamatay ng asawa niya, ay si San Rafael, Arkanghel, na tutulong dahil si ang anak ni Tobit na si Tobias mapapangasawa si Sarah. Sa mga susunod na kwento yon, at ang magiging daan ng Diyos para gumaling si Tobit at itong si Sarah, isang anghel, si San Rafael na nagkatawang tao. At si Sarah, ito po ay para makita mo na yung sitwasyon niya ay mas miserable pa kay Toby. 7 beses namatayan ng asawa at kinukutya nung kanilang katulong at alila, mamamatay ng asawa. Nagkagalit siguro sila nung alila niya at alila na lang nilalapastangan pa siya, mamamatay, at hindi ka namin gusto. Dapat nga sa'yo, mamatay ka na eh. Yung pansabi ng alila sa kanya. At ito, depressed na si Sarah. At nag-contemplate na siya ng suicide. Di ba? Gusto na niyang patayin ang sarili, magbibigti na siya sa bahay, sa kwarto ng ama. Pero, hindi niya naman magawang patayin ang sarili dahil naalala niya ang kawawang sasapitin ng kanyang ama dahil nag-iisang anak siya. Kung magpapakamatay siya, kukutsain at halos patayin na ang karangalan ng kanyang ama na halos parang solo na sa buhay. Kaya si Sarah, ano ang gagawin? Bagot na sa kanyang buhay na puno ng kahihiyan, hindi naman niya mapatay itong nababagot niyang buhay. Siya'y, kumbaga si Bernardo Carpio, na sa pagitan na nag-uumpugang bundok. At anong ginawa? Ni Sarah. At eto ang kapuri-puri kay Sarah. Si Sarah lumapit sa Diyos at nagdasal. At lahat ng kanyang himutok sa Diyos niya ipapahaya. At yun po ay, yun ay nasa, hindi na binanggit ngayon, mahaba rin ang panalangin ni Sarah. Pero sinabi doon, sa ending ng ating first reading, sinabi niyo na tutulungan silang pareho ng Diyos. Narinig ng Diyos ang dasal nila. At tutulungan sila ng Diyos, sinabi doon, sa pamamagitan ng anghel na si Rafael. At para sa atin din. Para sa atin. Hindi pa natin dinadanas na sumadsad, na bagok na bagok ang ating mga ulo sa lupa gaya ni Tobit at ni Sarah. Hindi pa siguro. Hindi pa tayo sadsad na sadsad
depressed na gayon. Ha? Pero all the more, kaya nga, hindi pa natin inaabot ang kalupitang ganun. Kaya, mas lalo tayong dapat tumawag sa Diyos. Diba? Mas lalo dapat magtiwala sa Diyos para may lakas tayo ng kalooban para sa mga pagsubok ng ating buhay. Amen.